So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan panibagong storya na naman ang buhay ng isa sa mga iniidolo natin noon, ang ating tampok ngayon. At ito nga ay ang buhay ng isa sa mga pinaka-deadly shooter ng PBA noon na si Sunday Special, Sunday Salvacion. Tarangat kilalanin natin ito. Pero bago nga lahat ng yan ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. So sa dami nga ng mga sikat na shooter dito sa PBA noon at ngayon, tulad nila Lordy Tugade, James Yap, Marshall Lassiter at Matthew Wright, ay malamang hindi rin mawawala sa inyong listahan itong si Sunday Salvacion. Pero bago nga niya naabot ang isa niyang pangarap na makapaglaro sa PBA, ay butas ng karayom nga mga bro ang kanyang sinuotan bago niya ito makuha. Tulad nga ng maraming basketball player na nagumpisa nga sa wala, ay kabilang din itong si Sunday Salvacion. Kabilang ito sa isang pamilyang salat sa yaman at salat sa kalaman, ngunit sagana naman pagdating sa sipag, tiyaga at pagpupursige. Si Sunday Salvacion ay tubo sa liblib na lugar ng Surigao del Sur na dating hindi inaabot kahit na supply ng kuryente at tanging ang kinabubuhay lang ng kanyang pamilya ay ang pag-aararo sa bukid. Kaya naman murang edad pa lang ito ay maaga nang natutong tumulong sa magulang dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay noon. Naranasan itong maging isang pedicab driver, taga-alaga ng manok, taga-alaga ng baboy, mag-car wash ng bus, at maging isang kargador upang may maitulong sa kanilang pamilya at para na rin may pangtusto sa kanyang pag-aaral. Maaga rin itong natutong maglaro ng basketball noon at palaging sumasali sa iba't ibang ligang, ngunit ang gamit lang na sapatos nito ay yung tinatawag na balat na hindi rubber shoes. Ang sapatos ko noon, yung balat, masali ako kapsang puti. Yun lang, basta masali ako. At mula nga sa kanyang nakakatandang kapatid na lalaki na naging varsity ng RMC o Rizal Memorial College sa Davao ay naglakas loob itong puntahan niyoon noon. At bilang car wash boy nga ng bus noon ay nagkaroon ito ng mga kakilalang bus driver at konduktor kung kaya't nakipagsapalaran itong bumiyahe ng libre papuntang Davao City mula sa kanilang lugar na Surigao del Sur na tanging laman lang ng kanyang bulsa ay 30 pesos. Nang makarating nga ito sa mismong school ng RMC noong mga panahon na yon, ay saktong ang mayroong patryout ang school na yon, ngunit wala naman itong kahit na anumang dala tulad ng sapatos na pwedeng gamitin. Sa kagustuhan niya nga raw na maglaro at mag-tryout upang makakuha rin ng scholar sa mismong school na yon, ay hiniram nito ang malaking sapatos ng kanyang kuya at nilagyan na lang ng tissue upang sumikip at kanyang magamit. Sa awa naman ng Panginoon sa kanya noon, ay natanggap ito bilang varsity player ng RMC at agad na naging most valuable player sa kanilang sinalihang liga. At nang makatapos ito ng high school sa Davao, ay may nagsama kay Sunday Salvacion dito sa Manila para maglaro sa Centennial Open at simula noon ay marami nang nag-alok sa kanya na mga school university. Kaya naman napunta ito sa De La Salle College of St. Benilde noong taon ng 1999 to 2002. At during his college basketball career sa NCAA, ay agad na nakilala ito bilang scorer ng nasabing school at agad na hinirang na NCAA Philippine Rookie of the Year noong taon ng 1999 at NCAA Most Valuable Player naman noong taon ng 2002. At bilang isang dakilang anak noong mga panahon na yon, dahil sa kagustuhang makatulong sa kanyang pamilya, ay nagpa siya itong wag nang tapusin ang pag-aaral sa St. Benilde upang magpa-drop na agad sa PBA nang sa ganoon ay may maibigay na natulong ito sa kanyang pamilya. At dahil nga sa kanyang desisyon na yon, ay tuluyan niyang na-drop ito sa PBA noong taon ng 2003 sa mismong team ng Barangay Ginebra bilang 11th overall pick. Doon nga ay mas nakilala ito ng mga fans bilang isang magaling na defensive player at isang matinik na sharpshooter at bilang Sunday Special, Sunday Salvacion. At bilang sharpshooter nga ng team, ay marami na rin itong naipanalong laban noon ng Barangay Ginebra dahil sa kanyang buzzer beater 3-point shot. At kung matatandaan nyo nga mga bro, ay isa si Sunday Salvacion sa nakagawa ng buzzer beater turnaround shot na ginawa rin ni James Carlos Yap.
Kaya naman nasama ito sa regular rotation ng Barangay Hinebra noon at talagang naging katulong nila Mark Cagiwa at JJ Hildebrand upang makuha ang apat na championship title noong 2004 Fiesta Conference, 2004 to 2005 All-Filipino Cup, 2006 to 2007 All-Filipino Cup at 2008 Fiesta Conference. At pagkatapos nga ng 7 taon bilang isang kabarangay noon, ay nagpalipat-lipat na ito ng team sa Baraco Bull, Petron Blaze Booster, Blackwater Elite, Global Port Batang Pier at Meralco Bolts. At speaking of Meralco Bolts nga mga bro, ay may isang moment din ito sa team na yon nang pumukul ito ng cold-blooded buzzer-beater 3-point winning shot kontra sa Global Port Batang Pier. On the move! Backpack emergency pass! Sunday! Oh! He got it! He got it! Special! He got it! At kung nabalitaan nyo rin mga bro noong taon ng 2013, mula sa kanyang apelidong Salvacion nang humagupit ang bagyong Maring sa Pilipinas ay isa si Sunday Salvacion sa nagsalba o tumulong sa 15 na pamilya na nawalan ng tahanan na tari-arian. Kinukup niya mga ito, pinakain at binigyan ng kaunting mga tulong. At nang matapos naman ang karir nito sa PBA ay kinuha ito sa isang team sa ABL na Pilipinas MX3 Kings. Kinalaunan taong 2018 ay naging parte ito ng Nabotas Clutch para sa Maharlika Pilipinas Basketball League bilang isang playing assistant coach hanggang ngayon. Samantalang mayroon mang pagsisisi dahil hindi niya tinapos ang kanyang pag-aaral at piniling tahakin na lang ang buhay ng pagbabasketball, ay siya namang naging magandang kinalabasan dahil natulungan ito ang kanyang mga magulang upang makaahon sa hirap at napagtapos nito ang kanyang mga kapatid na ngayon ay nasa abroad na. Kaya bilang isang naging matagumpay na basketball player na walang bisyo na kung anuman, na dating saging, mais o walang makain sa pang-araw-araw, ay ang tanging payo niya lang sa mga kabataang gustong may marating sa buhay ay mag-aral ng mabuti, maging mabait at matulungin sa kapwa, matutong disiplinahin ang sarili, at higit sa lahat ay matutong magpasalamat at magdasal sa Panginoon. At base nga sa mga kwento na napakinggan ko mga bro tungkol sa mga dating basketball player na nanggaling sa hirap, ay talagang si Sunday Salvacion ang pinakanagdaan sa pinakamahirap na sitwasyon ng isang buhay ng tao. This is Sports TV.